Dito, hindi siya nakakarinig, guys. Na si MI, guys. Wala na tong magulang. Yung nanay niya, nagkaroon ng cancer. Tapos yung tatay niya, iniwanan sila. Pero hindi siya nagsasalita, hindi siya nagkakarinig. Shopping it. Fight that up. Fight that up. Fight that up. Fight that up. Gani pera mo dyan? Nangingi siya sa mga ano, sa mga dumadaang sasakyan. Kaso baka masagasaan siya, nasa highway. Hindi siya nakakarinig eh. Bigyan ko na lang siya. Tignan nyo siya, oh. Minsan nag-aano yan. Sugat niya, hindi kumagaling. Magana yung paan niya. Mai! Eh, Mai! Okay. Kain ka. Kain. Kumain ka na. Kumain ka na. Uwi ka na dun sa inyo. Baka masagasaan ka dito. Uwi ka na dun sa inyo. Oo, uwi ka na dun. Kay Hazel. Hindi ka uwi. Dito ka lang. Hindi niya ako naiintindihan, guys. Hindi kasi siya. Baka masagasaan ko ng truck. Diyos ko po. Kain ka ha. Magaling na ipa mo. Oh.
wala akong time yung sagot na lang sa'yo, no? Tapang magana. Kain ka, ha? Oh, baka masagasa ang gusto. Lika, Emay, kain tayo. Doon. Tara. Ha? Tara, kakain tayo. Lika. Kain. Nanay niya si Unso, di ba? Namatay na po. Eh, Kuya Mario ba? Hindi ba pwede i-vlog yan? Hindi na nakakailangan. Hindi eh. Malakas pa si Kuya, tsaka gwapo si Kuya eh. Gwapo, wala makikita. Mapapangawal. Ganon? Makamasagasahan eh. Ilang beses na nasagasahan ang truck yan eh. Doon pa sa malapit sa kanila. Yan ang kasama ko, ang kumari ko. Share mo to, syempre. Tsaka po, Skyflex tayo. Ano po? 20? 22? Alam mo, nasan yung ano mo, yun o. Yun.
Maria. Doon ka. Doon upo ka doon. Sinahanap po namin yung nakakarito na mag-asawa, pero nakita ko po si Epay, kasama ko po yung kumari ko, si Ivy. Siya nag-drive papunta sa akin. Si Emay kasi wala na siyang magulang. Yung tatay niya, ay wala na sila nung nanay. Tapos si nanay naman namatay dahil nagkaroon ng cancer. Nakatira yung bata. May bahay naman yung bata na yun, pero ang nag-aalaga sa kanya yung mga yung tsahe niya. Tsaka yung tito niya na buhay pa, may mga anak. So i-update ko po kayo pagbalik ko kung babalikan ko si Emay para tulungan natin. 100 lang po yung binigay ko kasi natatakot din ako baka mamaya merong mga masamang loob na kumuha ng pera sa kanya. Kaya pinag-merienda ko na lang siya, binigyan ko na lang siya ng 100. Yung bata kasi na yun, pagkatapos niya mamalimos, pag-uwi niya, meron siyang uwi na mga kape, asukal, ganun kabait si Emay. Kahit na, alam niyo yung, kahit na meron siyang hindi matino ang pag-iisip niya, nakukuha pa rin niya na bumili ng gamit para sa bahay nila. So, balik po ako, update ko po kayo kay Emay.